What's up mga ka-Rubisters? So I'm back and as I promise, tuturuan ko kayo kung paano i-set up yung BM 800 na mic condenser natin. Okay? So ipapakita ko muna sa inyo yung mga components na dapat na meron tayo. Okay? So ito 'yon. So, yun yung mga dapat na meron tayo or the different components. So, next po is isi-set up na natin siya. This is it. The moment of truth. Char! Yeah! So, ganito yung pagkabit sa kanya. Kapit mo lang siyang ganon. Yung letter C niya. C-clamp siya. Tapos, i-twist mo na yung knob hanggang sa mararamdaman mo masikip na siya. So, okay na yun. Dapat siguraduhin nyo lang na masikip siya. Okay? Matibay. So, yan na siya. Ito natin yung metal stand. Next is, i-straight mo lang siya. So, ganyan. Okay? So, after nyan, ikakabit na po natin yung mic dito sa dulo. Stop. Okay? So, makikita nyo po yung mic natin. Ito yung BM 800 mic. Nakakabit na yung kanyang holder. So, kinabit na natin. So, iluluwang po muna natin itong knob para mayroon tayo, para lumuwang yung pag, ilapit mo rito yung zoom mo. Yung pagtutusukan, so hindi pa siya kasha. So, dito po natin siya isushoot. Yan. Okay? So, dyan po natin siya isushoot at siguro din lang natin na masikip siya. Yan. Sikipan natin or higpitan natin, I mean. So, yan na po siya. Ito yung metal stand. Nakakabit na po yung mic natin. Okay? Ito po natin ikakabit ay yung diameter pop filter, ang tawag rito. So, saan po siya kinakabit? Dito lang po. So, dito lang po siya natin ikakabit. So, ganyan siya. Pwede naman po siyang magalaw-galaw. So, ito po, meron na naman siyang clamp. So, yung distance between dito, dito po yung distance, ganyan lang. Anyways, pwede naman po ito, ano to, flexible siya. So, sikip lang ulit natin yung knob. And, i-make sure natin na matibay siya. Or masikip siya. Sikipan natin mabuti. Okay? Okay na po siya. Hindi na siya gumagalaw. So, ganyan siya. And then, ito po, pwede natin siyang i-twist. Papunta rito. So, yan po ang kanyang gamit. Para hindi siya ikot ng ikot. Okay, ganyan. Okay, so ganyan na po yung setup niya. Next natin is yung mga wires na. Ikakabit na natin yung mga wires. So, ilalagay na po natin itong kanyang audio cable. So, ito yon sa mic po. Okay? Kabit na natin. Tapos, guys, yung mga ganito po, huwag nating itapon. Lagay lang natin dito. Kasi, pagka ayusin natin or liligpitin, halimbawa, ililipat mo siya ng pesto, hindi sasabog yung wire mo. I mean, hindi siya kakalat kasi meron siyang talit pa rin. So, eto guys, tatlong butas. Meron po siyang tatlong butas. At i-coconnect lang natin siya dito. So, nakita niyo yung tatlo. So, 1, 2, 3. Tapos, eto po, ipipress natin. Press natin to bago natin siya ipasok. Be sure na nakatapat yung butas. Okay, maririnig niyo po yung mag-click yung sound niya. So, eto na po yung pinaka-highlight ng ating mic condenser. Nandito na, nakasalalay yung buhay niya. So, makikita nyo, ang dami pong pwedeng pagpasukan ng mga connector natin dyan. Okay? So, unang-una po is ilalagay natin yung condensed mic natin. Kasi condensed mic tong gamit natin.
So, i-shoot po natin siya dito sa condensed mic. Okay na po. Next po. So, meron po tayong tatlong wires dito. And etong dalawa is pareho sila. Huwag nyo akong i-bash, hindi po ako expert. Basta ganito po siya. And then, eto po yung kanyang kabilang dulo. Umuulan po kung naririnig nyo maingay. And then, we have the charging cable. So, ang kagandahan po nito, ng ating sound card po palang tawag dito, sound card. So, ang kagandahan po sa sound card natin ay rechargeable siya. So, eto yung kanyang charging cord. So, kailangan natin ng adapter mamaya. Okay? And then, meron tayong dalawa pang wires, which is magagamit natin ito. Pwedeng itong isa lang, pwedeng dalawa, depende kung anong gusto mong gawin. So, ikabit lang ba natin. Saan ba kinakabit itong? Yung charging wire, obviously, sa charge. Sa pag-charge natin siya, ikakabit. Itong dalawa, ituturo ko sa inyo mamaya kung saan natin siya ikakabit. So, ito na po yung wire, charging wire. Ikakabit na po natin siya. So, same po, wag natin itapon yung kanyang ito. So, isasaksak na po saan natin siya isasaksak. So, isasaksak po natin siya sa charging. Siyempre, charging, for charging ito, purpose. So, yan na po siya. Okay? And then, so, saan natin to ilalagay, guys? So, ilalagay natin siya sa live one. Okay? Lalo na pagka magkakandak ka ng online class, at gusto mong marinig ng mga learners mo or ng mga students mo yung sound effect mo. So, ilalagay natin siya, guys, sa live one. Okay? So, dito natin siya ilalagay sa, sabi natin yon. Dito natin siya ilalagay sa live one. Actually, pwede pa kayong magdagdag as much as you can ng mga wires. So, eto naman, kung gusto mong mag-record, halimbawa, karaoke yung content mo, gusto mong kumanta, or gusto mong mag-live, tapos gusto mong may accompaniment ka, usually, nilalagay ito sa pag-record live 2. Okay? Pero pag gusto mo nang parang may background music ka, tapos naka-live ka, pwede mo siyang ilagay sa accompaniment. But this time, dahil bibigyan ko kayo ng sample mamaya kung paano siya gagana, so, ilalagay muna natin ito pansamantala dito sa live 2. Okay? So, yan na siya. Ipasok natin siya. So, yan na. Paano mo malalaman kung nag-charge na siya? So, pag nilagay mo yan, dapat merong kulay red. Okay? So, yan siya. Okay? And then, para gumana to, but before that, bago natin siya pagganahin, gagamit kasi tayo ng earphones or headset. Headset ito kasi meron siyang mic. Pag walang mic, earphone siya. Pero, hindi naman natin kailangan yung mic nito. So, ikakabit ko siya sa headset. So, yun. Yan na po siya. Okay? So, yan na siya. Ngayon, para marinig niyo po yung effect. Okay? So, ikakabit ko to. Ang gamit mo na dapat yung cellphone. So, ipapakita ko po sa inyo yung iba't ibang function ng ating sound card. Ito po yung pinakamalaking knob na dalawa. So, ito is yung volume. And then, ito naman po yung echo. Okay? So, yan po siya. So, okay guys. Nag-shift ako sa cellphone kasi yung gamit kong camera, wala siyang pagsaksakan ng ganito. So, ang next natin na gagawin is, di ba dalawa po yun, maalala nyo? Live 1 tsaka live 2. So, ang gagawin ko po is, gagamitin ko yung sa live 1 na wire. Okay? Kung di nyo pa kailangan ito, pwede nyo namang alisin. Pag gusto nyo lang po kasi ito ng recording at gusto nyo merong parang background music. So, eto na po, gagamitin ko na itong live 1 na wire. Okay? So, isasaksak ko po sa cellphone ko. So, tama. Ito ang magre-record. Tapos, dito ako hahanap ng kanta. Okay? So, try natin. Hello. So, pwede siyang itaas kasi maganda naman yung pick up niya na sound. So, yan. Gamitin na natin, guys.
Kanta tayo, sample lang. Natutunan kayo sa video na to. If you enjoyed watching this video, give it a thumbs up. Do not forget to share and subscribe to my channel. Click the notification bell para ma-notify ka kung meron akong bagong upload or bagong vlog. Hit the notification bell. See you on my next video.